banda hindi ka tahap ng naroon. Umangit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mabuhi sa kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Mabuhi sa kaligtasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumay niyong lahat. At sumayo rin. Nasa huling Miyerkules tayo ng buwan ng Hunyo, sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang intensyon para kay Hilim Manuel. Mga kapatid, sa pangalang aklat ng mga hari, si Hosea ay nagsimula ng pagbabago at pagbalik loob dahil sa natuklasan na aklat ng kautusan at nagkaroon ng pakipagtipan sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin na kailangan tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat makikilala ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ang mabuting tao ay magbunga ng kabutihan. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala at hindi nagbunga ng kabutihan ang ating buhay sa manampalataya, dumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iloob namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi ng templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat,
Pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Micaiah, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hoseas ang matatanda ng Huda at Jerusalem. At sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon. Kasama ang mga saserdote, ang mga propeta, at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na ngakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo at sikisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo sa layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Pagsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa puwan ay manatili, sa atin na lagi mamumungang walwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita.
nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. At ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa mga gawa ang mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ikalabing dalawa na linggo sa kanilang panahon ng panahon taon ng ating pagdiriwang. Ang ngayon ay huling Miyerkules ng buwan ng Hunyo at atin pong pagninilayan ang tungkol sa mabuting bunga o magbunga ng mabuti. Ang pinakasentro sa ating mga pagbasa ngayon ay ang versikulo 17 ng kapitulo 7 ng Ebanghelyo ni San Mateo na sinasabi ng ating Panginoon, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Sa orinal na pagkasulat sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 20, na sa Koine Koine Griego, ay sinasabi, dendron agaton, karpos kalos kuwi. Na maganda naman ang pagkasali nito sa Latin. Arbor buna, proctos, bonus, pacet. Na sa ating salita, ang mabuting kahoy ay magbunga ng mabuting bunga. Paano ba magkaroon ng mabuting bunga? Ipinapahayag sa ating unang pagbasa sa pangalang aklat ng mga hari, kapitulo 22, versikulo 8 hanggang kapitulo 23, versikulo 3, ang pagkatuklas ng Torah. Ang Torah ay aklat ng kautusan ni Moises. At nung natuklasan ito, nagsimula ang pagtingin ng mga bayan ng Diyos sa mga Israelita sa pamuno ni Hoseas at sa pamagitan ng pagtulong ng saserdoting si Hilkias na kung saan sundin nila ang mga utos ng Diyos. Ito yung tungkol sa sampung utos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa Deuteronomio Kapitulo 5. Pero ang pagbunga ng mabuting bunga sa panampalataya sa ating Panginoon ay una sa lahat, hindi lang ang pagsabuhay ng mga utos. Ito ang ating pagiging matapat sa pananalig sa ating Panginoon. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 4 at sumusunod, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Ito yung ating katapatan
na kung saan hindi po tayo magkaroon ng ibang mga kinahumalingan sa buhay, masentro ang ating puso at isipan sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang mga turo. At kung tayo ay namuhay sa ganito at naging matapat sa Panginoon sa ating pananalig sa Kanya, magkaroon tayo ng magandang bunga. Pangalawa, ang pagkaroon ng magandang bunga ay maging tulad ni Kristo. Paano po maging tulad ni Kristo? Tayo ay nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At dahil nabinyagan sa Kanyang pangalan, dapat matulad tayo sa Kanya. Kaya upang matulad tayo sa Kanya, ayon pa sa pangsulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, verso 18, na tayo ay hindi lang maging imahin ng Diyos, Genesis Kapitulo 1, verso 26, tayo ay maging imahin din ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At pagiging imahin ng ating Panginoong Hesukristo ay ang paggawa ng mabuti at pagkaroon ng ugali na mabuti. Dalawa po yan. Paggawa ng mabuti at ugali na mabuti. Dahil gagawa man tayo ng mabuti, pero ang ating ugali ay hindi naman mabuti, mayroon tayong tinatawag na kaiba na interes sa ating ginagawa. Kailangan mabuti ang ugali, mabuti ang ginagawa, upang mula sa puso ang ating ginagawa na mabuti. Pangatlo, ang pagkaroon ng mabuting bunga ay ang pag-iisip at paningin ng positibo. Na ibig sabihin, hindi tayo tumitingin ng masama sa ating kapwa-tao o sa mga nakikita natin, bagkus maging positibo tayo. Pangalawa, o pangatlo, itong pag-isip ng positibo ay pagkaroon din ng buhay na tayo ay namuhay ng ayon sa kaluuban ng Diyos. Ibig sabihin, matuwid na buhay. Ay itong pangatlo, na maging positibo tayo, magkaroon tayo ng buhay na tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Nang ibig sabihin dito, lahat ng aksyon natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng damdamin natin, lahat ng inaasahan natin ay ayon sa kaluuban ng Diyos. Kaya magkaroon tayo ng kabutihang loob at ng awa at habag upang ang habag, awa at pag-ibig ng Diyos ay nasasalamin sa ating buhay. Na ang ibig sabihin dito, sa ating pamumuhay, pamaraan at paugalian, makadama na ang tao na mayroong Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, dahil tayo ay may kabutihang loob, may mga ginagawang mabuti, may ugaling mabuti, mga paraang mabuti, at para sa kabutihan ng lahat, ang lahat natin ng pakay o tunguhin sa ating ginagawa. Ito ang pagkaroon ng bunga na mabuti. Kaya, nung sinasabi sa bayan ng Diyos na magkaroon ng mabuting bunga o para sa kanila tinatawag na perot tubim o sa ating napakinggan kanina sa koinoko na Grigo na karpos kalos o proktos bunas o mabuting mga bunga, ito yung paggawa ng kabutihan dahil ang lahat ng ating ginagawa ay para sa pupupuri at pagpupugay sa Diyos sapagkat ginagawa natin ang lahat sa pagtalima sa Kanyang kaluuban at pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon Diyos. Yung mayroong pagmamahal sa Diyos na tunay
Humalakpak na ng malakas upang ang ating Panginoon ay siyang ating purihin. Ang ating Panginoon ay siyang sentro ng ating buhay. Ang Panginoon ay siyang saysay ng ating buhay. Kaya ang lahat ng ating iniisip, lahat ng ating damdamin, lahat ng ating ginagawa ay sa Kanyang pangalan, sa pagpupuri at sa pagpupugay sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa atin magpakailanman. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makapagbagong propita naway makapagdulot ng mabuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan ng naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o maligaw ng mga huwad, ang mga mapaghangad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong na biktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Ning namito, sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at tala na iyong kaloob upang bunitain ang buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tagapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanitunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihayag, kahit nito ay walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kay kaisa namang helisi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlayan, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa
sa tagubilin ng margaling na otos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na yung kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinasalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Ha 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 ha.
tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito at kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Praying Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng nakiisa sa atin at tumutulong sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo, siksik, liglig at naguumapaw. Ang mabuting bunga o mabuting gawa ay siyang inaasahan sa atin. Kailangan tayong magkaroon ng kabutihan sa ating kalooban, sa ating mga puso at isipan. At ang ating mga ugali ay dapat kaaya-aya at mabuti upang tayo'y maging tunay na Kristiyano. Kapag ka masama ang ugali, huwad ka na Kristiyano. Kapag ka masama ang iyong ginagawa, huwad ka na Kristiyano. Kailangan tayo maging totoo sa pamagitan ng ating paggawa ng mabuti na may intensyon at hadikaing kabutihan para sa kabuti ng lahat. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayon po lamang itaas bagya, manggagbagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, iniagbas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalami imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Hindi panahin para mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng manipalipan.
San Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal manalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal manalangin. Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati